Dominated ng dalawang pamilya ang media industry ng Pilipinas. Siyempre, kilala natin ang mga Lopez ng ABS-CBN at ang Duavit Jimenez-Gozon family ng GMA Network. Ang hindi alam ng marami sa atin, bukod sa dalawang pamilyang ito ay may isa pang pamilya na masasabi nating kasama sa top 3 media magnate family of the Philippines. Kung dominated ng mga Lopez at Duavit Jimenez-Gozon family ang TV broadcast at multimedia industry, ang pamilyang featured natin ngayon, dominated naman ang radio airwaves. Meet the Elizalde clan of the Manila Broadcasting Company. Pero bago ang lahat, kung gusto nyo ng mga content na gaya nito, mag-subscribe lang sa aming channel. And of course, don't forget to click the notification bell. Sounds familiar ba ang mga ito? Easy Rock 90.7 Love Radio. Yes, the best. Yes, FM. DZRH. Kung hindi, baka pamilyar ka sa mga boses at pangalan nila Chris Chuper, Papa Jack at Katuning. Hindi mo maririnig ang mga yan. Ang nakakahawang tawa ni Chris Chuper at Nicole Yala, ang mga kwento at advice ni Papa Jack at ang latest na balita mula kay Katuning kung wala ang Manila Broadcasting Company o MBC. At syempre, walang MBC kung wala ang nagmamay-ari at ang family founder ng MBC, ang Elizalde family. Pero gaya ng mga drama sa radyo, hindi tayo mag-i-start sa exciting part. Doon muna tayo kung paano nag-umpisa ang Elizalde clan bago nila nakamit ang number one spot on the Philippine radio airwaves. Nagmula ang angkan ng mga Elizalde sa Basque immigrant na si Joaquin Marcelino Elizalde y Irizarri na nagmula sa Elizondo, Navarra, Spain. Taong 1846, sa edad na 13 years old ay nag-migrate sa Pilipinas si Joaquin Elizalde sa request ng kanyang tito. Pagdating sa Pilipinas, nagtrabaho ito sa general merchandise business na Inchausti y Compañía, isang general merchandise business na pagmamay-ari ng kanyang tito at pinsan na si Jose Joaquin Inchausti. Kinalaunan, naging shareholder si Joaquin Marcelino Elizalde sa Inchausti y Compañía at naging formal na business partner ng kaniyang pinsan. Mula General Merchandise malapit sa Pasig River, nag-invest ang magpinsan sa Liquor and Wine Distillery sa tulong ni Don Valentine Tues y Irizarri. Si Don Valentine ay nagmamay-ari ng Destilleria Tanduay. Pangalan pa lang ng distilleria, alam mo na kung ano ang produktong ginagawa nito. That's right, dito nabuo ang Tanduay. Inchausti y Compañía at ang magpinsang Jose Joaquin Inchausti at Joaquin Marcelino Elizalde ang isa sa mga unang nagbigay buhay sa talagang nakakabuhay dugo na Tanduay Rum na ngayon ay pagmamay-ari na ng LT Group ni Lucio Tan. Dahil sa lubos na involvement ni Joaquin Marcelino Elizalde sa Inchausti y Compañía, naging major shareholder ito ng kumpanya pagdating ng 1893. Mula Pasig sa Maynila, dumayo ang magpinsan sa Visayas para mag-invest naman sa shipping and sugar industry. Nagbukas ng maliit na shipping firm sa Iloilo noong early 1900s ang magpinsan. Nagsiship sila ng produkto mula Iloilo papuntang Maynila and vice versa hanggang sa lumawak ito at pinasok na rin ang product importation. Nag-import ito sa Pilipinas ng mga produkto galing sa Spain. Dito rin nabuo sa Iloilo ang first building o headquarters ng Elizalde and Company. Itinayo ng magpinsa ng commercial house na Inchausti y Compañía sa Calle Real sa Iloilo noong 1905. Kinalaunan, ito ay naging Elizalde Building. Pagdating ng 1920s, pumasok naman sila sa sugar plantation and sugar milling business. Unang venture sa industriyang ito ay ang Central Azucarera de la Carlota na itinatag noong 1916 sa Hacienda Esperanza in La Carlota, Negros Occidental at the foot of Mount Canlaon. Nag-umpisa sa dalawang sugarcane crusher hanggang sa nag-expand at naging leading sugar miller ito sa bansa noong 1920s. Sumunod naman ang Central Azucarera de Pilar na ngayon ay kilala bilang Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz. At present, Rojas Group na ang nagmamanage at nagmamayari ng Central Azucarera de Carlota nang mabili nila ito sa mga Elizalde noong 1995. Habang ang Capiz Central Sugar naman ay pagmamayari na ng kumpanyang La Filipina Uygongco Corporation.
Naging kilala sa business field si Joaquin Marcelino during late 1800s hanggang early 1900s. Sa katunayan, siya ang first president ng La Cámara de Comercio de las Islas Filipinas o ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Samahan ng mga negosyante at kilalang personalities sa business industry na naglalayong iangat ang ekonomiya ng bansa. Ang anak naman nito na si Jose Joaquin Elizalde ang humalili sa kanya sa negosyo pagdating ng 1930s. Si Jose Joaquin Elizalde ay nagkaroon ng anim na anak mula sa asawa nitong si Carmen Monroe Diaz na silang magpapalago ng pamilya Elizalde bilang isang influential family by 20th century and to the years to come. By 1933, ang pamilya Elizalde ay may-ari ng pabrika ng asukal, shipping firm, insurance firm at mining company. Kabilang sa kanilang negosyo ay ang Metropolitan Insurance Company, Manila Steamship Company, Elizalde Merchandise Department at Anakan Lumber Company. Sa sumunod na taon naman, year 1934, nabili ng mga Elizalde ang karamihan ng kumpanya ng Inchausti y Compañía matapos ang disinvestment na ginawa ng pamilya Inchausti upang mag-focus sa ibang negosyo. Kabilang sa mga kumpanyang nabili ng mga Elizalde ay ang Eco Paints and Floor Wax. Mula sa pagiging shareholder, naging full owner na rin sila ng Tanduay, Central Azucarera de la Carlota at Pilar Sugar Central. Dahil nga sa dami ng negosyong pagmamayari ng pamilya, nabuo ang consolidated company na Elizalde y Compañía o Elizalde and Company sa pangunguna ng mga anak ni Jose Joaquin Elizalde na sina Joaquin Miguel, Mike Elizalde, Manuel Manolo Elizalde at Frederico Fred Elizalde. Ngunit bukod sa galing sa negosyo, may sari-sariling field of expertise rin ng mga Elizalde na ito. Si Joaquin Miguel o Mike Elizalde ay panganay sa anim na anak ni Jose Joaquin at ng asawa nitong si Carmen Monroe Diaz at ipinanganak noong August 2, 1896. Nakapag-aral siya sa St. Joseph's College sa London and Dr. Schmidt's Institute in St. Gallen, Switzerland. Siya ang first president ng Elizalde and Company matapos ma-acquire ng pamilya ang karamihan sa negosyo ng Inchausti family. Bagamat president na ng established conglomerate, ay mas pinili pa rin ni Mike Elizalde na i-pursue ang sariling interest in diplomacy. Una itong nagsilbi bilang resident commissioner from the Philippines in the U.S. House of Representatives from 1938 to 1944. Sa kalagitnaan ng kanyang termino as commissioner, naging miyembro rin siya ng gabinete ni President Manuel Quezon noong 1941. Maliban sa pagiging first president of the Elizalde and Company, si Mike Elizalde rin ang tinatawag na first Philippine ambassador to the U.S. Siya ay nanilbihan dito from July 6, 1946 until January 1952. Naging miyembro rin siya ng Board of Governors of International Monetary Fund. Huling stint ni Mike Elizalde sa Philippine government ay ang kanyang posisyon bilang Secretary of Foreign Affairs ni President Elpidio Quirino from 1952 to 1953 at bilang isang economic advisor naman to the United Nations with the rank of Ambassador from 1956 to 1965. Siyempre, di rin papahuli ang mga kapatid nito na sina Frederico at Manuel. Si Federico Elizalde o mas nakilala bilang Fred ay naging influential musician noong British dance band era. Child protege si Fred Elizalde. Bata pa lang, kita na ang galing nito sa musika. Kaya naman sa murang edad na 7 years old, nag-aral ito sa Madrid Royal Conservatory, isang prestigyosong music school sa Madrid. Dito ay napanalunan ni Fred ang first prize in piano sa edad lamang na 14 years old. Ngunit sa kabila ng talento sa musika, hindi 100% approved dito ang kaniyang amang si Jose Joaquin. Kaya naman, nag-aral siya ng law sa Stanford University. Sa Stanford ay hindi pa rin maiwanan ni Fred ang musika. Tumutugtog ito bilang band leader sa Stanford University Band at kumuha ng composition lessons. Sa pagmamahal nito sa musika ay dalawang beses nitong iniwan ang pag-aaral ng law. To pursue music, naging priority ni Fred ang pagtugtog sa Stanford University Band at pansamantalang itinigil ang pag-aaral. Muli itong sumubok mag-aral ng law sa Cambridge University, ngunit makalipas lamang ang isang taon, muli nitong itinigil ang pag-aaral to focus on his newly formed band, the Quinquagenta Band. Sumikat ang banda at naging isa sa influential figures sa pag-shape o sa paghubog ng British jazz music noong late 1920s. Nag-compose rin si Fred para sa mga silent films at nag-tour pa sa Europe.
But despite such success, disapproved pa rin ang kanyang magulang sa music career nito. Not until the 1930s did his parents approve of his chosen career. Matapos ang tour kasama ang kanyang banda sa Europe, bumalik ito sa Pilipinas and accepted the conductor position for Manila Symphony Orchestra. At hindi lang sa entablado at instruments ang kayang hawakan ni Fred. Pagdating ng 1936, pansamantalang sinarado ni Fred ang kaha ng kaniyang piano at sumabak sa giyera. Pagbalik nito ng France, nag-enlist ito under Requete Troops of Navarre and fought under Francisco Franco during the Spanish Civil War until 1939. After the war, nag-focus si Fred sa pag-compose ng musical scores hanggang sa bumalik sa Maynila taong 1948 at binuo niya ang Manila Little Symphony Orchestra. Pagbalik ng Maynila, dito na mas naging involved sa family business si Fred. Naging presidente ito ng newly acquired business ng pamilya. Oops, spoiler alert, ang newly acquired business sa ito ng pamilya ay nabanggit na natin kanina. Makikita na dahil sa yaman at pagiging tanyag ng pamilya Elizalde at sa pagiging successful sa sari-sariling field ng magkakapatid, hindi nakakapagtaka na isa sila sa most influential family in the old Manila na laman ng society pages noon. Pero talagang naging headline at talk of the town ng mga Elizalde dahil sa pag-establish ng Los Tamaraos Polo Club ng Elizalde Brothers na sina Manolo, Juan, Angel, and Miguel. Nangyari ang establishment ng Los Tamaraos Polo Club matapos hindi tanggapin ng Manila Polo Club ang membership ng kanilang matalik na kaibigan na si Manolo Nieto dahil umano isang hamak na gunman lamang ito ni former President Manuel Quezon. Ikinagalit ito ng Elizalde Brothers kaya naman pinull out nila ang kanilang membership maging ang kanilang polo team sa American-dominated Manila Polo Club at itinayo ang Los Tamaraos Polo Club noong 1937. At andito na nga tayo sa exciting part. After ma-acquire ng pamilya ang karamihan sa businesses ng Inchausti family, nabuo ang Elizalde & Company sa tulong ng magkakapatid na Elizalde. Manuel Manolo Elizalde saw the potential of the media industry, especially of the broadcast media or the radio and TV after World War II. Pagkatapos ng World War II at ang Japanese occupation sa bansa, binili ng magkapatid na Joaquin, Miguel, Manolo at Fred mula sa Hickok Company, ang American owners ng dating KZRH na kilala natin ngayon bilang DZRH. After the war, Manolo also became the chairman and president of the Elizalde & Company, samantalang ang mga kapatid nito, gaya ng nabanggit kanina, ay nag-pursue sa kani-kanilang career. Si Mike ay naging ambassador of the Philippines to US at cabinet secretary sa dalawang presidente. Samantalang si Fred naman ay tinuloy ang kanyang musical career sa Manila Symphony Band at ang pagiging presidente niya ng newly acquired radio station na magkakapatid. At alam nyo ba, ang The Voice of the Philippines, KZRH, o ang DZRH natin ngayon ay ang oldest radio station in the Philippines? Una itong umere noong July 15, 1939. Umere sila mula sa maliit na studio sa H.E. Hickok Building sa Escolta. After ng acquisition ng magkakapatid sa KZRH, ay dito na nabuo ang Manila Broadcasting Company noong July 1, 1946 and was incorporated on September 13, 1947. Mula rin sa Escolta ay inilipat nilang operations sa Insular Life Building in Plaza Cervantes. And on the same year, tuluyang pinalitan na rin ang station call sign nito. Sa pamamagitan ni Francisco Coco Trinidad, na siyang kinatawan ng bansa sa International Telecommunications Union, ipinag-utos na baguhin ng MBC ang unang letter ng kanilang call sign to show Philippine Radio's separation from its American founders. Kaya naman, ang KZRH ay naging DZRH. Kasama rin sa inacquire ni Manolo Elizalde ang Philippine Broadcasting Corporation na noong nag-handle sa DZPI. Sa kasalukuyan, DWIZ-AM na ito at pagmamayari ng Aliw Broadcasting Corporation. Sa muling pag-ere ng DZRH ay kinover nito ang inauguration na President Manuel Quezon at mula dito, taon-taon nang kinocover ng radyo ang bawat inauguration ng presidente ng Pilipinas. Noong 1950s at 1960s,
lumago ang DZRH. Sa pamamahala ng musician sa magkakapatid na Elizalde na si Fred, sinowcase ng radyo ang talento at kultura ng mga Pilipino sa pamamagitan ng musika, variety shows at talk shows. Na-feature lang live sa radyo ang mga napakaraming musicians na malapit kay Fred Elizalde. DZRH din na nagpakilala ng first radio drama sa bansa at ito ay ang Gulong ng Palad na kinalaunan ay naging soap opera. Hindi lang din sa broadcast nag-focus ang pamilya Elizalde. By 1962, ang anak naman ni Manolo na si Fred J. Elizalde o ang current chairman ng Manila Broadcasting Company expanded their media business and acquired and established several print media or newspaper. Kasama sa kanyang inacquire ang The Evening News, The Daily News International, a newspaper for expatriates, The Philippine Sun, a bilingual newspaper in English and Tagalog, Bulaklak, a Tagalog magazine, and a tourist magazine called Manila Guide Fortnightly. Pagdating naman ng batas militar o martial law noong 1972 sa ilalim na President Marcos, isa ang DZRH sa last standing station. Isa ito sa hindi ipinasara ng pamahalaan bagamat under strict supervision pa rin ng gobyerno. Unfortunately, kasama sa nagsara noong martial law ang mga publication outfit ng pamilya. Bilang isa sa iilang media outfit sa bansa noong batas militar, mahalaga ang naging papel na ginampanan ng DZRH sa sambayan ng Pilipino. Noong People Power Revolution of 1986, sa pamamagitan ng DZRH ay nagbigay sila ng tumpak na balita at impormasyon. DZRH prides itself as the lone media outfit to cover and broadcast the ouster of Ferdinand Marcos. At bagamat nasa ilalim ng martial law at strict supervision ng militar, business as usual pa rin ang pamilya Elizalde at nag-expand pa ang mga ito. Dahil sa success ng MBC sa AM modulation, nag-expand ito at inacquire ang DZMB Love Radio noong 1975. Ito nga ang first FM radio station ng MBC. By the late 1990s, pinurso ng company ang vision na One Nation, One Station, kung saan palalawigin ang reach ng MBC o DZRH sa buong Pilipinas. It aims to cover 97% of the Philippine archipelago, kaya naman bumili ito ng 17 transmitters sa US at strategically positioned them in key provinces all over the Philippines. Kasabay nito, nadagdagan rin ng stations under MBC. Year 1998 and 1999, MC established Yes FM, dubbed as the Millennial's Choice, and the radio natin nationwide. Yes FM was established to bring happy outlook or positivity to listeners with witty banters and jokes from their DJs. And of course, good music. Noong 2007, inilunsad ng MBC ang DZRH News Television, isang cable TV station na nagdagdag sa kanilang visibility hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa sa Asia Pacific. Noong 2009, inilunsad naman ang Easy Rock, isang sikat na istasyon ng radyo na nagtatampok ng malumanay at nakaka-relax na musika. At ganyan na buo ang top radio stations in the Philippines. Ngunit hindi lang rin sa radio stations magaling ang mga Elizalde. Ang current generations ng Elizalde sa pangunguna ng anak ni Manolo na si Fred J. Elizalde ay nagmamay-ari rin ng iba't ibang kumpanya under the Elizalde Holdings Corporation and FJE Group of Companies. Siya rin ang chairman ng MBC, habang ang anak naman niyang si Juan Manuel Elizalde ang current executive director and vice president for operations. Ang paborito nating puntahang magbabarkada na Star City ay pagmamay-ari lang naman ng mga Elizalde. Itinayo ang Star City noong 1991 sa former building or site ng PhilSite na pagmamay-ari rin ng mga Elizalde. Kung hindi mo naman trip ang mga amusement park at gusto mo ng mas chill at relaxed na vibes, meron din ganyan ng mga Elizalde. Under the Elizalde Land Corporation and Elizalde Hotels and Resorts, pagmamay-ari nila ang Feliz Hotel Boracay. At kung gusto mo namang mag-shopping sa Boracay, andyan ang malalandmark na sa isla ng Boracay, The Mall Boracay. And of course, still owned and managed by the Elizalde family. Sa pagiging successful nga ng napakaraming business ng Elizalde family, kabilang na si Fred J. Elizalde,
The current chairman of Elizalde Holdings Corporation kasama sila sa 2015 Forbes 50 Wealthiest Filipino with $260 million in net worth. Pang-38 sa listahan si Fred Elizalde. Napangasawa naman ni Fred J. Elizalde sa Philippine prima ballerina Lisa Makuha. At hindi lang sa business expert si Fred. Alam nyo ba na isa rin siyang Olympian na lumaban noong 1960 Summer Olympics for men's swimming? Sa kasalukuyan, maraming Elizalde rin na nagmamanage ang sari-sarili nilang negosyo. Karamihan ay resorts, hotels, and concept stores. Gaya ni Francisco Elizalde na nagmamayari sa Elro Commercial and Industrial Corporation na distributor ng Ipanema and Bamboo Footwear in the Philippines. Siya rin ay nagsilbi bilang member ng International Olympic Committee. Samantalang ang anak naman ito na si Santiago Santi Elizalde ang President and CEO ng Roxaco Land Corporation na nagmamanage ng luxury Anya Resort in Tagaytay. Despite being one of the media magnates family in the Philippines, kapansin-pansin na there is little to know about the Elizalde family kumpara sa dalawang family giants sa bansa. But despite this, they remain as one of the wealthiest and influential families in the Philippines. Baka nga ito ang sikreto ng pamilya. But in truth, kung titignan ng miyembro ng Elizalde family, malalaman mo bakit sila successful. Bawat Elizalde kasi ay may sari-sariling career o field at nag-e-excel sila dito. Bukod pa yan sa naman ng prestige at negosyo na dala ng kanilang pangalan o apelido, gaya ng third generation ng mga Elizalde na sina Manolo, Juan, Angel, Fred, and Miguel. They are not worthy because they are Elizalde. They make themselves worthy of the Elizalde name.